Okay, hi Kabilab. So, maulan. Palabas ako ng work. Kalakasan ng ulan, mga Kabilab. Wala tayong choice. Ito na ang aking buhay ngayon. And basang-basa, oh. Sakripisyo kasi wala pa akong kotse. Hindi pa ako pwedeng mag-drive. Galing pa akong panggabi niya na, mga Kabilab. Okay, hello Kabilab. So, get ready with me. Iyahari tayo ngayon ni Beth. Yan. So, naka-reflective na po tayo. Samahan nyo kami, mga Kabilabs. Si husband po kasi, wala siyang pasok ngayon sa Domino's. So, ganyan ang get up ni Miss Emily. Hindi ko pala ito may sasara, no? Wala. Hindi ako makakanya. Ayoko isa na. Get up. So, baka nagtataka kayo, mga Kabilabs, bakit hindi ako nagpahatid kay husband, eh meron namang tayong kotse. So gusto ko lang maranasan ni gusto ko lang iparanas sa kanya actually kung ano yung pakiramdam ko na nagko-commute. Kasi to be honest, kaya binili ko yung kotse kasi para hindi na sana ako mahirapan sa pagpasok. Kaya nung nag-uumpisa na siya sa Domino's Pizza, hindi pala kami pwede mag-request doon ng schedule. So ito, ako yung nag-suffer. Endless love ba? Ha? Eh, kasi mas lighted, ha? So, ang pasok ko po ay 8 to 8. Pero ang oras pa lang ngayon dyan ay mga 7:30 ng gabi. Eh, sobrang dilim na po pagka ganitong winter. Lamig, grabe. Ang layo po ng aking work mula sa bahay ay 1 mile or 1.6 kilometers. Kung lalakarin ko po, nasa 24 minutes na lakad, depende sa mood ko. And kung magbabike naman po ay 10 minutes. Pagka nakakotse naman po ay 3 minutes. So ganun lang naman po siya kalapit. Nahihirapan lang po ako kapag maulan kasi mabasa and paspas sa mukha ko yung ulan. Do kahit na meron akong takip sa mukha, nababasa pa rin. Tsaka madulas, kaya delikado rin kapag maulan. Okay, so huminto muna kami, mga Kabilabs. Tinignan lang namin kung okay ba yung kuha ng GoPro. Kaya lang hindi namin makita. Hindi rin pala pwede dito. Okay lang ba dito, be? Mas okay dito. Kaya malaglag. Hindi, sinara ko naman. Ayan, for the sake of vlog. I was yours from the start. Together we will be stronger than all. We can sway but never fall. Yung pinalala, bukas. Alin ka? At saka dyan yung alin na nakikiyan. Dito lang mahirap eh. Oo nga. Pero pag pauwi ka na, dali na. So ito yung struggle ko, mga Kabilabs. Kasi itong part na ito, kung napapansin nyo, nahirap na hirap na po ako dyan. Dahil paahon. So mayroong mga moment na humihinto talaga ako dyan sa tabi. Dahil hindi ako makahinga. As in, hinahabol ko yung hininga ko. Kasi nga, paahon siya. Struggle is real, di ba, mga Kabilabs? Ah, pwede na sa pavement. Wala lang naglalakad dyan eh. Oo, pag highway, automatic pavement. So, itong palikong ito, mga Kabilabs, ay main highway na po yan. And madalas na dumadaan po kasi dyan mga truck. And dito naman po, napapansin ko sa mga nagbabike, sa pavement sila dumadaan, mga Kabilabs. Kasi may mga nagko-comment sa inyo na malamang matagal na dito sa UK. So baka depende po sa lugar. May mga lugar daw kasi na bawal sa pavement. Pero dito sa lugar namin ay pwede kang magbike sa pavement. Yan. So malapit na yung work. Pagka lumiko na tayo or kapag pagka highway na, malapit na ang work ko dyan, mga Kabilabs. Ayan, may mga ilaw dyan.
So, kadalasan kapag rush hour sa umaga, ang hirap tumawid dyan. And, bilang takot na takot ako, yan, huminto talaga ako para tumawid. Si husband, hindi naman siya, bumaba. Napilitan lang siya dyan actually. Kung siya lang masusunod, ayaw niyang magbike. Kasi nahihirapan din siya at malamig. So, napakalaking tulong talaga pag may kotse ka, mga kabilabs, Pero kapag ako'y nahihirapan, mga kabilabs, meron ako i-share sa inyo mamaya. Meron akong motivation kapag ako ay nahihirapan para hindi ako panghinaan ng loob. Ayan, so nandito na tayo. Madilim na yan kasi yan na yung entrance ng aming nursing home. Kahit anong pilit mo itong pawisan, di ka papawisan. Ha? Kahit ikot-ikot ka dyan magbike, di ka papawisan. Sa lamig. So, nandito na tayo mga kabilabs. Kaso lang ko ba? Paano na lang palag? Mas palagay na lang nung ko. Labay po. The next day. Okay, hi kabilabs. So, maulan. Palabas ako ng work. Ayan. Back to tayo. Pagbabike. Kalakasan ng ulan, mga kabilabs, wala tayong choice. Ito na ang aking buhay ngayon. And basang-basa, oh. So, itong camera, lalagay natin dito sa aking bag. Yan, nakasipit siya. And tatanggalin natin yung lock. Nakalock siya. So, ang lock niya ay secret. Wala tayong choice, mga kabilabs. Si husband kasi nasa, sa liwa yung schedule namin. Sakripisyo kasi wala pa akong kotse. Hindi pa ako pwede mag-drive. Galing pa akong panggabi niya na, mga kabilabs. O, ngayon, next natin ay magka-gloves naman tayo. Alright. Okay, let's go. Let's get it on. Yeah. God bless my feet, Panginoon. Okay. So, mas gugustuhin ko mag-bike kesa maglakad. Kasi pa maglalakad ka 20 minutes. Tabingi, yung camera natin. Ayusin muna natin. Medyo madulas mga kabilab. Nakatungo. Ayan, mas okay na siya ngayon. Okay, let's go. Tumila yung ulan. Ano lang siya, ambon. Okay, so sa mga ganitong sitwasyon, mga kabilabs, ang pinangahawakan ko, kapag nahihirapan ako, lagi kong iniisip na hindi ito permanent. Temporary lang ito. Kasi kung iisipin ko na bakit ganito, bakit napakahirap. Kasi sa totoo lang, ang hirap niyan mga kabilabs. Kasi nababasa ka, napakalamig. And syempre, galing ka sa 12 hours na panggabi. So, lagi ko nalang iniisip pagka ganyan na nahihirapan ako is hindi dapat ako panghinaan ng loob bagkos ginagamit ko siya na motivation para sipagin at para kayanin ko yung araw-araw. Kasi kung magpapatalo ako sa depression. Masasabi kong depression na rin, no? Kung magpapadala ako sa hirap, sa ganitong paghihirap, walang mangyayari. Wala din tutulong, Ikaw lang din naman ang makakatulong sa'yo. Every time na nahihirapan ka, walang ibang tao makakatulong sa'yo, kundi ikaw lang. So, minsan kasi nasa isip lang natin yan. Kaya dapat punuin natin yung mindset natin ng mga magagandang bagay. At syempre, kailangan laging i-priority natin si Lord. Kasi siya yung nagbibigay ng lakas sa atin tuwing tayo ay nanghihina. So, huwag natin kakalimutang tumawag sa Kanya. And focus lang sa ating goal. Okay, so nandito na po ako sa bahay, mga kabilabs. May pasok ka, no? Kayan? Apo.
So, ilalabas ko yun sa'yo. Ako nagpabahala. Pati yun? Yun na din? Okay, napakabait po ni Kian. Siya na raw bahala. May imatay na kasi ako eh. Thank you, Lord. Ayan, ganyan po kahirap mga kabilabs. Kaya yan. Para sa ekonomiya. Tsaka lahat naman ng ito ay hindi naman to permanent. Mas magandang tamasin ang tagumpay kapag pinaghirapan. Tignan na tabingin na tuloy oh. Ayan na may kapote ako. Nabasa ako ng kaunti. Pero konti lang. Ayan. Thank you for watching mga kabilabs. Abush. If you feel like it's real, when I make your body shiver like an autumn leaf, I try to stay on my feet.